Facebook friends, uulanin pa rin ang maraming lugar sa bansa dahil tatlong weather system ang nagpapalakas ngayon sa southwest monsoon o hanging habagat. Bukod sa bagyong Hana, na isa ng severe tropical storm, isang low pressure area pa ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Located yan 310 kilometers west of Iba, Zambales. Ayon sa pag-asa, mababa ang chance nitong maging bagyo, pero mag-i-stay raw ito sa PAR until Thursday. May isa ring bagyo sa labas ng PAR, located 2,220 kilometers east of Luzon. Hindi raw yan papasok ng PAR, pero pinalalakas din ito ang habagat. Ang bagyong Hana naman na ayon sa pag-asa ay posibleng maging typhoon bukas, nasa 780 kilometers east of Calayan, Cagayan. Taglay nito ang hangin nasa 100 kilometers per hour, bugsong umaabot sa 125 kilometers per hour at kumikilos pa north-northwest ng 10 kilometers per hour. Sa track ng pag-asa, lalapit sa Batanes ang bagyo, kaya posibleng magka-storm signal doon. Bukas, maulap pa rin at mataas ang tsansang umulan sa Metro Manila. Sa Luzon, maghapon ang ulan sa Pangasinan, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at Mimaropa. Maulan din sa buong Luzon sa hapon. Sa Visayas, buong araw maulan sa Panay at Negros Provinces. At sa Mindanao, maghapong maulan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Lanao Provinces. Matataas naman ang mga alon sa buong seaboards ng Luzon at Visayas at sa Surigao at Davao Oriental. For the first time in history, nag-declare ng National Dengue Epidemic sa bansa ang Department of Health. Dahil yan sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa. Sa record ng DOH mula January to July 20, more than 146,000 na ang tinamaan ng dengue. Halos doble compared to the cases on the same period last year. More than 600 na rin ang namatay. Sabi ni DOH Secretary Francisco Duque III, importante ang deklarasyon para magamit ng local government units ang kani-kanilang Quick Response Fund. Sa ngayon daw, pinaka-affected ang Region 6 at Region 4A. Kasabay naman ang deklarasyon, nilaunch din ng DOH ang sabayang 4 o'clock habit na tinatawag na Dengue Get Out, na program para sabay-sabay na paglilinis ng komunidad para mapuksa ang dengue-carrying mosquitoes. Meanwhile, panahon na raw para i-bring up ni President Duterte sa China ang arbitral win ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Mismong ang Pangulo ang nagsabi niya sa kanyang speech sa oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry sa Malacanang. Pero muli niyang iginiit na ayaw niya ng gulo. Bukod sa pakikipagpulong kay Chinese President Xi, manonood din daw ang Pangulo ng 2019 FIBA Basketball World Cup sa China at dadalo sa inauguration ng isang school building doon na aniyay ipinangalan sa kanyang ina. Bago nito, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na sa end ng August babiyahe ulit ang Pangulo sa China para kausapin si Chinese President Xi Jinping. Ito na raw ang tamang panahon para harapin ang China dahil malapit nang matapos ang termino ng Pangulo. Kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong mag-iina sa Parañaque City. Natagpuan silang wala ng buhay at may tama ng bala sa ulo sa kanilang bahay sa Green Heights Subdivision. Ang mga biktima, ang 14-year-old na si Margarita Sofia, ang bunso na si Miguel, at ang ina nilang si Diane Cristel. Ang sospek, ang mismong padre de pamilya na si Manolo de Leon na natagpuan ding patay sa loob ng bahay. According to the police, bago ito, inutusan ni De Leon ang kanilang kasambahay na bumili sa supermarket. Pero pagbalik sa bahay, nakakandado na raw ito. Nagpatulong ang kasambahay sa mga security guard ng subdivision para mapasok ang bahay. Hinala ng mga police dahil walang sign ng forced entry sa bahay, posibleng ang padre de pamilya ang bumaril sa kanyang mag-anak saka nagbaril sa sarili. Hinihintay pa ang resulta ng investigasyon kung magtutugma ang baril na nakita sa tabi ng suspect sa mga balang tumama sa mag-iina. In other news, hebigat na traffic ang naranasan sa Metro Manila ngayong araw dahil ito sa kalituhan sa strict implementation ng MMDA sa yellow lane policy para sa lahat ng uri ng bus. Hindi raw ipinag-utos ng MMDA ang pagbabawal ng provincial buses sa mga flyover at tunnel. Pero hindi ito malinaw sa MMDA enforcers, kaya nakadagdag sa gitgitan sa mga yellow lane ang mga provincial bus na umiwas dumaan sa mga flyover. Umaga pa lang, matindi na ang traffic sa southbound lane ng EDSA. Ayon sa ilang motorista, 4 oras walang galawan ng traffic. Napuno ang social media ng rants ng mga netizen.
1 PM na kanina nang nalinaw ang order sa MMDA enforcers. Pinaiimbestigahan ni MMDA General Manager Jojo Garcia kung bakit nagkaroon ng kalituhan. In showbiz news, busy pa rin si pambansang Bay Alden Richards. After kasi ng Hello Love Goodbye, abala naman siya ngayon para sa bago niyang teleserye sa GMA. Makakasama niya sa upcoming project sina Rochelle Pangilinan, Jean Garcia, Joe Berry, Martin Del Rosario at marami pang iba. Alden's last TV project with GMA 7 was the fantasy primetime series Victor Magtanggol. Isinare naman sa Instagram ni Philippine Askel star Phil Young Husband ang wedding photos nila ng ex-gymnast na si Margaret Hall. Nag-exchange ng I do ang dalawa sa Canterbury in Kent, England last July 20. Sabi pa ng Filipino-British football player, and I quote, "There are plenty more photos to come." Posted din sa aming website ang pictures ng kanilang elegant wedding. Inaprubahan ni Pangulong Duterte ang proposal ng Department of Foreign Affairs na tatakan ng Philippine visa ang passport ng mga bisitang Chinese na naglalaman ng map ng disputed maritime claim sa South China Sea. Noon, hindi tinatatakan ng Philippine visa ang ganitong passport dahil tila pagkilala raw ito na legitimate ang 9-dash line ng China. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzales. Click that share button now.